Hello, once again, mga kapatid na pagyapon ta. And this is last and final point na to, point number 3 na ta. So atong point number 2 gibay na to, ikatulo, no? Grabe. Taas-taas Ginoon to. So nanata sa last L, okay, letting go of the old covenant. Okay, letting go, let it go. Let it go na, wala na ta. Hindi na ta mangilabot atong old covenant because we are under the new covenant now. Okay, so verse 13, the last and final verse for this Sunday. In speaking of the new covenant, bago na nga kasabutan, he has made the first one obsolete. Oh, so wala na itong ikinangla na. No? Nangaraan naman ito, nangurayot na ito. Ito na naipadaplin. Obsolete na na siya. And what is obsolete and aging will soon disappear. Look at that. Soon, it will disappear. So kapag sulat na nila, ala na, they know already that after this one, magkahinay nagkawala ang gantong pamalaod. Okay? Dili na magsilbi ang pamalaod. Dili ka na ito. E nga naman, gugma rin ito. No? May gugma on ta, okay na na ito ang balaod. Okay? So kung may gugma ta, sa Ginoo, mga tagtag tayo sa offering. Kung may gugma ta ni Pastor Ray, we will love Pastor Ray. Kung may gugma ta sa itong asawa, nagkisampot na. Ay, gugmao na ito ang itong asawa. Dili kayo, uy, ay bulagi ang asawa. Ay, yung pangabit. Kung dili ka mangabit, it means nga naigugma ka sa iyong asawa. That's so simple. So, all-encompassing love, tragedy ay ang tanang balaod o ang mga propeta. No? Love, tragedy. If you love your wife, then stay with your wife. If you love your children, discipline with them with love. Okay? If you love your parents, then obey them. Because you love them. Okay? So, be present in the church because you love the Lord. Okay? Di ba? Love. Okay? So, muna siya dako na itong ibawan karon. Okay? So, letting go. Letting go na ta. So, wala naman itong first covenant. It will be gone. It will soon disappear. It means it will be gone. And in Cebuano, verse 13, niya nangaingon siya. Okay? Usa ka bagong tugon. Gipakadaan niya ang nahuna apan ang nagkadaan o nagkatigulang haduol ng pagkahanaw. Look at that. Hapit na mahanaw ang Old Testament o ang karaan ng mga tugon. Okay? So, or wala na yun. Obsolete na yun sila. Gipakawalay bisa o balor ang unang kasabutan o kiniwagtan. Okay? So, sa ato ang title, balikan na ito. Atong title is a better covenant. Better gani, mas maayo. Mas maayo nga kasabutan diri sa kang Kristo. Diri kang Kristo na. Okay, better agreement, better promises. Okay, so number one na ito, looking for a new covenant. Okay, so verse 7. And number two, laying the basis of the new covenant. Na ito'y nakitaan diya nga kitawag na ito o lima kabuok. Puntos under na, some points. So, nakakita ang Ginoo wrong. So, ang wrong nila, letter B is without loyalty, sa verse 9. And written laws in hearts and minds. Muna siya ang pagbago, mga bagong covenant. Muna ang promise ni Lord. Akong pag-uhon ang inyong kasing-kasing. Kung ako nang ibutang ang akong balaod diya sa inyong kasing-kasing o sa inyong inyong huna-huna. sa inyong alipatakan. And will know God. So, wala na kinanglan nga magtudlo pa ta sa mga believers na malo na mudaan kailan na mo sa Ginoo. Okay? Okay? Kailan na magkinsa si Lord. And wrongful deeds began. Okay, so, it means that He is merciful. Maluluyon ang Diyos na to. So, iyan ang gipala ang tanan na itong pagka makasasala. Wala na. And verse 13, the last and final point na to is letting go of the old covenant. Let it go. It will soon disappear. Obsolete naman good. Okay, so what shall we do now? No? Kung sumaya itong buhaton ka. So, una, praise the Lord of what He had done to those who believe in Him. Okay, so katong nakabalo na sa karaang tugon o sa bagong tugon. Wow! Magdaig ta sa Ginoo. Pagdaig sa Diyos sa iyang gibuhat sa tanang katawan na mituwa kaniya. We need to praise the Lord. No, that is why
We need to have devotion because we are praising the Lord. We need to have daily devotion. We need to read the Word of God. We need to act decently. We need to follow the ways of the Lord, to be a good example of others, and to deliver the message of truth, to deliver the good news to others. And that's what we should do. Number two, prepare others, especially those our relatives. You need to be prepared. Wala sila kamalo. Unsay may tabo, no? May manta kay kamalo na mata. Especially those our relatives, friends and neighbors, telling them about the good news that Jesus died, buried, rose again for our sins. Wala na. Once and for all time. Magandam sa ubang tao, labi na ang itong mga pariente. No? Higala o silingan, pinaagi sa pagsulti kanila sa maayong balita na si Kristo na matayang gilubong o nabanaw si katunog kaadlaw bayan sa atong mga sala. Okay, so atong tugaanan na itong mga pariente, mga igsuon. No, ako mga igsuon, ako na nang ipantugaanan sila. Si Lord, gahulat na lang ta kung ano sa sila luwason o ano sa sila makasabot. Okay, then number 3P, persevere in our faith in times of persecutions and problems. So, persevering, it means that even if there are opposite na mo sagang mo santa ni mo mo padayon ni kay siya pagdaog o padayon sa pagtuo sa panahon sa paglutos o sa mga problema, magampo kita. Okay, so Lord, salamat kay Ginoo nga Lord, kabalo nami nga we are in a better covenant. Why? Because you changed the old covenant now, Lord. And Lord, ang imong mga promise is naluoy ka na mo, imong isulat ang Lord, ang imong balaod nga hika sa among kasing-kasing, o sa among huna-huna, o sa among utok, Lord God. And Lord, salamat kay Ginoo nga imo namin ipasaylo, o dili na nimo hinungduman ang tanan na mong makasalanan. Lord, bless Filmi family, bless all those who work during the pandemic, and bless our country. Bless our president and all government officials. Bless also those who whom we evangelize, Lord, and they will be saved. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, God bless. Mama init tayo. So, salamat sa pag-atiman sa atong devotion, and salamat sa mga taga-Kandili, kanunay ni Apil, nagkadaghan na ta, na pa'y buong pandan, na ay bless, na ay aldea, na ay tanay, na ay Pampluna, natay Amlan, natay Kalamnugan, natay uban pa, natay Saudi Arabia, and natay Korea. No? So, we thank them for being with us in these times of trouble. So, thank you God. Salamat mga igsoon. God bless. Happy Sunday. Naa si Mrs. Direhali. Pakita. Muna ako ang anchor. Salamat kayo. Bless you in Jesus' name. Amen.